saat ini nahat sama kapatiran na nakikini sa kanyang kanyang mga tahanan aking kukong kayong inaanyayahan sa pangbungad na awitin para po sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa aklat ng mga awit 33 verse 1 hanggang 3. Pagpuri sa kabutihan ng Diyos. Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin ang kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen. Purihin po ang Diyos. At tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit, ng lupa. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos namin noon, ngayon. At magpakailanman sa ngalan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Hesukristo, purihin, dakilain, luwalhatiin ka, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, ikaw ang aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, kami po ay
lumalapit sa iyo at lubos na nagpapasalamat ngayong umaga sa bigay mong buhay. Tataglay namin buhay na tunay nga na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Sa kalakasan, pag-iingat, gabay at protection mo po. At amin pong itinataas sa iyo, Ama, ang gawain ngayong umaga. Lord, samahan mo po kami, gabayan mo po ang bawat isa ang may mga part sa gawain ito. Pagpalain mo po, maging ang mga kapatiran po namin na sa kani-kanilang mga tahanan ay nakikinig. Ama, ang dalangin po namin na kami ay yung pagtagumpayin, kami ay yung pagpalain sa mga maririnig, sa mga makikita, at mapapanood po namin ngayong umaga. Salamat po, Ama, amin ang inaangkin, ang tagumpay na gawain mo. Maraming maraming salamat po. Purihin, dakilain, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pamamagitan ng mga awit nito. Haleluya! Sa bawat kumpalagang kahigan na, simulang magpuhuli sa gabi na isa.
Pinupuri ka namin. Pinupuri, sinasamba, dinadakila, at itinatas ka namin sa umang magbibig. Muli Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, dahil patuloy kami, Panginoon, na umaawit sa iyo dahil binigyan mo kami ng tinig, ng boses, upang sa paraan pong ito ay makalapit po kami sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po dahil binigyan mo kami ng boses upang magamit namin sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo po ang gawain ito, pagpalain mo po ang bawat isa na ngayon ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin ang awitan, ang makalangit na awitin dahil ikaw po ang Diyos ng kabutihan, Diyos ng pag-ibig, na kailan may hindi nagmamabig sa bawat isa po sa amin. Maraming maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri, pagsambat pagdakila sa kanyang pangalan na ibukong na anak na Jesus. Ikaw ang sinasabi.
kay manalangin, kabanal-banalan Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila at banal. Pinupuri ka namin, nilululhati ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay na patuloy mong pinahihiram upang ikaw ay aming purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, hayag man o nakatago, patawad po at gawin mong isang mabangong samyo ang aming mga buhay na nagpupuri sa umagang ito. Itinataas po namin sa iyo, o Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, patnubayan at bigyan mo po ng karunungan ang mga namumuno ng aming bansa mula sa aming Pangulong Duterte hanggang sa mga empleyado ng aming pamahalaan. Bigyan sila ng kababaan loob at puno ng pag-ibig sa bawat isang mamamayan na kanilang naglilingkuran. Isa-isip at isa puso ang paglilingkod na may katapatan. Isa-isip nila na ito ay gawin nila hindi sa tao kundi sa iyo o Diyos na banal. Dinadalangin po namin sa iyo o Diyos ang aming mga kababayan na dinapuan ng mapinsalang virus na lumalaganap sa buong mundo, ang COVID-19, at ng isang virus na mapinsala rin. Panginoon, kung iyo pong mamarapatin na ibalik na sa kaayusan ang aming kapaligiran, alisin mo na po ang virus na ito at bigyan ng kagalingan ang lahat na nagkakasakit dito. Balutan ng iyong banal na dugo ang aming mga tatay, nanay, anak na naghahanap buhay. Balutan po sila ng iyong kaligtasan at magtrabaho na may kapayapaan. Bless mo po ang aming mga kapatid na may maliliit na pinagkakakitaan. Basbasan mo po ito ng iyong kasaganaan at paunlarin para po sa iyong kapurihan. Matatanda rin po ng aming house church, Lord. Bigyan mo po sila ng kagalingan at kalakasan upang maging inspirasyon sila ng aming mga kabataan sa kanilang paglilingkod. Palakasin mo po sina Ate Lolit, Ate Bending, Kuya Larry, Kuya Porting, Ate Mercy, Ate Belen, si Manang, Ate Maria, at Marlin na kapatid ni Ate Gina dahil sa pamamaga ng kanyang kamay at diabetic. Bigyan mo po sila ng kagalingan. Bigyan mo rin po ng hanap buhay ang mga kapatid na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ingatan at bigyan ng karunungan ang aming magguro ng paaralan lingguhan at maging ang aming gurong pambayan. Samahan po sila palagi at magtagumpay sa kanilang mga online classes. Patubayan ang bawat isang sambayan na patuloy at matapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan at puspusin na iyong kagandang loob ang kanilang mga tahanan at bigyan ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Bless mo rin po ang aming praise and worship team, ang aming Elder Gina, Jacudi Salilia, ang bawat organisasyon ng aming house church. Inyo silang gabayan at bigyan ng karunungan sa panguna at bigyan ng commitment sa kanilang paglilingkod. Ang iglesyang pinagkatiwala mo po sa aming Panginoon ay aking itinataas sa iyong harapan. Kupkupin mo po kami at gabayan. Patibayin ang aming pananampalataya na ikaw lamang, O Diyos, ang aming kilalangin at paglingkuran. Ikaw lamang ang Diyos na dapat sambahin magpakailanman. Gabayan mo po kami sa lahat ng oras at araw ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa inyong mga puso at isipan.
Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Genesis 1, talatang 28. At sila'y pinagpala, wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit." Genesis 1, talatang 28. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan na matatagpuan po sa Isaiah chapter 58 verse 12. Ang sabi po rito, "Muli ninyong itatayo ang putang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan." Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito at sa pagkakataong ito, Lord, na kami po muli ay inyong binigyan ng pagkakataon na upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Dalangin ko po, O Diyos, sa mga oras na ito na ikaw ang siyang patuloy na manguna sa akin sa pagbabahagi ko po ng iyong banal na kasulatan. Nawa, maging kalugod-lugod ako sa iyong paningin at sa mga oras na ito, dalangin ko po na pagpalain niyo po ang mga talatang ito na akin pong ibabahagi sa mga oras na ito. Muli, salamat po, Ama. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ito pong aking panalangin at aking pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Balikan po natin yung talata na akin po kaninang binasa sa Isaiah 58 verse 12. At ang sabi nga po doon ay, "Muli ninyong itatayo ang putang gumuho." Kung atin pong babasahin ang Isaiah 58:1-14, makikita po natin doon o mababasa natin na sobra-sobra po ang ginagawang kasalanan o pagkakasala ng mga tao doon. Wala silang pinapakinggan, wala silang alintana sa kanilang mga buhay kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi nila pinapakinggan ang Panginoon. Ang gusto lang nilang sundin ay ang gusto ng kanilang kanilang mga sarili. Opo, sabi nga po, hindi nila pinapakinggan ang sinasabi ng Diyos. Mga mapagkunwari, mga suwail, puro pansarili lamang ang nais nilang gawin. Pagkatapos, tatanungin nila ang Diyos kung bakit sila hindi pinapansin, kung bakit sila hindi pinapakinggan ang kanilang mga panalangin. At kung sila ay mag-ayuno, hindi bukal sa kanilang mga puso. Alam naman natin ang ating Diyos ay mapanibughuin, kaya't kahit anong daan nila ay hindi sila pinapakinggan. Katulad na lamang ngayon sa ating mga buhay. Sobra na tayo na apektuhan sa nangyayari dahil sa pandemyang ito. Nandyan ang nawalan ng trabaho dahil sa nagsara yung mga kumpanya na kanila pong pinapasukan. Ang mga senior citizen, ang mga bata, bibihira po silang makalabas o kung makalabas man ay may limitasyon o kailangan magsuot sila ng face mask o kaya face shield. Ang ating galaw, may limitasyon din po. Kaya nga kung minsan iniisip natin o tinatanong natin ang ating mga sarili, bakit kailangan natin maranasan ito? Minsan, kailangan din natin maranasan ang mga ganitong pangyayari para tayo ay matuto. Huwag nating iisipin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Ang ating Diyos bilang Ama natin ay ang hangad niya lamang ay ang mapabuti tayo. Hindi po ba? Kung inyong mapapansin sa panahon ngayon ng pandemya, marami ang nagbalik loob sa ating Panginoon. Marami ang nakaalala at dumadalangin na sana matapos na ang nararanasan ng buong mundo. Subalit, hindi po iyon sapat. Hindi pa tayo pinapakinggan ng Diyos dahil hindi pa sapat yung ating mga panalangin. Baka kailangan din natin baguhin ang estilo ng ating pamumuhay. Higit sa lahat ang ating mga puso, huwag natin tularan ang mga taga-Jerusalem na mga mapagkunwari.
At kung minsan pa nga naaalala lang natin ang Diyos pag may kailangan tayo. Madalas nakakalimot tayo sa Kanya, lalo na pag dinirinig na yung ating mga panalangin. Kung minsan pa nga, yung simpleng pasasalamat, hindi na natin mabigkas, diba? Nakalulungkot isipin yung mga ganong pangyayari. Opo, sabi pa nga po sa Mateo 7.21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Huwag dumating nawa sa punto na ang ating buhay na hindi tayo kilalanin ng ating Panginoon. Pag-isipan po natin ito ng mabuti at pagbulay-bulayan ang mga talatang ito. Subalit, ang Diyos ay may mabuting dahilan para sa atin. At sadya namang napakabuti ng ating Panginoon. Mapagmahal, likas sa Kanya yon. Hindi po ba? At sabi nga po sa Isaiah 61 verse 4, muling itatayo sirang mga lungsod na pagkatagal ng wasak at tupok. Opo, kung dati-rati tayo ay makasalanan, unti-unti naman ito nababawasan mula nang makilala natin ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng limitasyon, yung hindi dapat gawin, di po ba? Bakit naiisip mo agad yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos? At yun naman ang gusto ng Diyos, ay ang magkaroon tayo ng takot sa Kanya at laging papurihan Siya. Ipakita at ipadama natin sa Kanya na mahalaga Siya sa buhay natin. At wala tayong kayang gawin kung wala Siya sa ating mga buhay. Ang gusto ng Diyos, itama yung mga pagkakamali natin. Kilalanin Siya bilang Panginoon, makapangyarihan at tagapagligtas sa ating mga buhay. Mamuhay tayo ng may kababaang loob, makita sa ating mga buhay na may Kristo sa puso natin. Dapat maging mabuting halimbawa tayo sa iba. Ang gusto ng Diyos ay pusong tapat, naglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Kilalanin Siya bilang Diyos Ama, tapat at totoo sa Kanyang pangako. Hindi nagbabago noon, ngayon, at kailan pa man. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos, paglingkuran Siya ng may katapatan at lakas ng loob. Paano? Isipin din natin ang buhay ng ating kapwa. Hindi lingid sa atin na marami ngayon ang dumadaing ng paghihirap. Hindi lang sa physical na aspeto, kundi sa kanilang buhay spiritual. Bahaginan natin sila ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Palakasin ang kanilang loob dahil ito ang gusto ng Diyos. Na ipakilala Siya, ibahagi ang kanyang mga salita nang sa gayon makikilala Siya na tagapagsaayos ng ating mga buhay. Buhay na may magandang layunin at punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Magiging instrumento tayo ng Diyos para sa ating kapwa. Huwag tayong makontento bilang tagapakinig lamang. Magkaroon tayo ng layunin sa ating buhay. Isaisip lagi ang kapurihan ng Diyos at kapakanan ng iba. May pananagutan tayo para sa iba. Yun ay ang magbahagi ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay may misyon. Ito ay ang papaghariin ngayon si Jesus sa mundo. Sabi nga sa Mateo sa 5 chapter 5 verse 13 to 16, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Sa 14, kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa.
at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sinasabi nga ni Isaiah na tayo'y mga taong nasa kadiliman. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Si Jesus na ating ilaw ang nagpapakita sa atin ng daan patungo sa Ama. Kasama si Jesus na ating liwanag at halimbawa, natatalos natin ang ating misyon at ang ating patutunguhan. Amen? At ang iiwan ko pong talata sa inyo, ito po ay matatagpuan sa Isaiah 51 verse 3. Ang sabi po rito, aking lilingapin ang Jerusalem o ang Jerusalem at lahat ng nakatira sa guho niyon mula sa pagiging tila ilang na lupain, gagawin ko itong tulad ng hardin ng Eden. Maghahari roon ay ang kagalakan. May pasasalamat at pag-aawitan. Amen. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat sa umagang ito. Salamat. Sandigan na yan para sa amin
mang hari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Manalangin. Salamat Panginoon sa patuloy na paggabay sa amin. Salamat sa Banal na Espiritu na patuloy rin nangungusap sa aming mga puso na ikaw lamang ang Diyos na dakila at makapangyarihan na dapat sambahin at papurihan. Bigay nga po sa amin ang iyong pagpapala at basbas upang muli ay may magamit kami sa paghayo at pagbabahagi ng kabutihan mo. Kalingain mo po kami ngayon, bukas, at magpakailanman. At sa pansamantala naming pag-iwahiwalay sa isang Diyos na marunong sa lahat, sa Kanya yukol ang papuri magpakailanman. Sa pamagitan ni Yesu Kristong ating Panginoon. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. Gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious.